So mga tol, matapos pong tagumpay na madepensahan ni Tio Pimo Lopez ang kanyang WBO Super Lightweight World Title kay Steve Claggett, nito lang nakalipas na linggo, gustong nga pong isunod ni Tio Pimo Lopez mga tol ang bata ng MP Promotion na si WBA Super Lightweight World Champion Isaac Pitbull Cruz. Excited na daw makipag-unification si Lopez kay Pitbull. Alam na daw niya ngayon kung paano daw labanan ng tulad ng estilo ni Pitbull. Dahil pareho lang daw ang estilo ni Pitbull dito sa tinalo niyang si Claggett. Mas maliit pa nga daw itong si Pitbull mga tol kumpara kay Claggett. Wala naman daw paki si Lopez mga tol sa mga nagsasabi na hindi man lang daw niya napabagsak itong si Claggett. Ang mahalaga umano, siya pa rin daw ang nanalo. Sinabi daw sa kanya ni Bob Arum na nagawa daw niya ng maganda ang laban. Pero tingin daw niya, hindi daw gaanong masaya itong si Bob Arum. Pero pag mamalaki ni Tio Pimo Lopez kay Bob Arum, siya na lang daw ang natitirang alaga ni Bob Arum na star sa boxing. The best nga daw siya. At kalimutan na daw ni Bob Arum ang iba. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong iwasan ni Naoya Inoue ang WBA mandatory niyang si Murudyon Akhmadaliev, handa umanong lumaban si Akhmadaliev sa iba kapag ibinakanti na daw ni Inoue ang WBA belt. Kung sakali naman umanong umakyat si Inoue ng featherweight division, pwede daw silang mag-meet sa division na yon. Kahit komportable daw siya sa 122 pounds, kaya daw niyang akyatin si Inoue sa featherweight. Bukod dyan mga tol, mukhang interesado din si Akhmadaliev sa bagong top pound for pound at kakapanalo lang na si Bam Rodriguez sa laban nito sa legend na si Juan Francisco Estrada. Gusto daw makalaban ni Akhmadaliev si Bam Rodriguez sa future, pero sa ngayon mukhang malabo pa daw yan. Sa 115 pa daw kasi lumalaban itong si Bam Rodriguez. Kapag umakyat umano si Bam Rodriguez ng 118 pounds, pwede daw sila mag-meet doon. So handa nga pong bumaba si Akhmadaliev ng 118 pounds para harapin itong si Bam Rodriguez. Speaking of Bam Rodriguez mga tol, pinuri nga po siya ng mga commentator ng ESPN na sina Chris Algieri at Pauli Malignaggi. Wika ni Algieri mga tol, nakikita umano niya matapos idemolish ni Bam Rodriguez ang legend na si Estrada. Magiging pound for pound king daw si Rodriguez sa mga susunod na taon. Napabilib si Algieri mga tol sa footwork ni Bam Rodriguez. May chin daw ito at puso. Magaling din daw magpatama sa katawan at muka. Pagdating naman kay Pauli Malignaggi, gusto umano niya ang idea na mag-stay muna si Bam Rodriguez sa 115 pounds at makipag-unification sa mga kapwa niya kampiyon kesa daw umakyat ng division para harapin itong si Inoue. Unbelievable daw yung talent ni Bam Rodriguez. At unbelievable din daw na fighter ito. Sa tuwing pinapanood nga daw niya ito, na-e-impress daw siya. Hindi lang daw sa ability nito na manalo sa laban, kundi tinatalo daw talaga nito ang mga top fighters. Sa ibang banda naman mga tol, tumalo kay Mel Pajardo na si Tanong Saksimsri ng Thailand. Haharapin ang Pinoy na tinalo ni Mel Pajardo na si John Paul Gabunilas. Gaganapin po ang laban sa August 4 sa Osaka, Japan. So magandang laban po yan mga tol. Kung sakaling talunin ni Gabunilas itong Thai fighter, maipaghihiganti niya si Mel Pajardo. Sa ibang balita naman mga tol, dahil sa pagbanggit ni Jason kasi meron na tuloy na ang laban ni Cuadro ala sa September at isang undefeated Mexican daw ang makakalaban nito. Nagpasilip nga po ng training si Cuadro ala sa channel nitong Cuadro alas It's My Boy. Wika pa nga po sa caption mga tol, pasilip lang umano yan at bawal daw ipakita lahat ng pag-iinsayo.